What's going on, everybody? Ako si Patrice Solomon. And naisipan ko lang na gawin tong video na to. And mag-drop by sa inyo. Even though marami akong breakouts sa mukha. Because gusto ko lang magpasalamat sa inyong lahat ngayong araw. Kasi ano, umabot na tayo sa 1,500 something na subscribers. Bale, ito yung channel natin. Ayan, umabot na tayo ng 1,531 subscribers. And hindi ko man kilala kayong lahat na 1,531, gusto ko magpasalamat sa inyo. Kasi ano, dahil sa inyo natanggap yung pagmumukha ko sa YouTube Partnership Program. And actually, hindi ko talaga alam kung ano yung sasabihin ko ngayon. And hindi ko rin alam kung ano yung kakalabasan itong video to. Pero I just want to drop by sa inyo para magpasalamat. Maraming salamat sa inyo. And then, siguro, ano, ipakita ko na rin sa inyo yung setup ko dito sa kwarto kung saan ako madalas nagbablog. So, bali, madalas nakaupo lang ako dito sa higaan ko. Kasama si, ano, si Patricio. Minsan wala siya kasi, ano, napakalaki niyang katabi. So, itong laptop nito, matibay ito eh. And ito yung ano, computer set ko, which is katabi lang siya ng higaan. And yung computer set na yan, yung harapan niya is cabinet. Pasensya na kayo kung makalat. Bale dito yung upuan mo. Yan, no? Yan ang ano, pang legend na upuan. Eh pag sa video, hindi naman nakikita yung upuan eh. And dito din yung lumang gitara ko. Way back, ano, 3 years ago, yan yung inaraan ako kay madam. Kaya napasagot ko siya. And dito sa table, kadalasan ang setup ko dito, yung cellphone ko is nakalagay dito sa stand. And then, nandyan lang siya palagi. And then yung mouse pad ko is libre lang to, actually PUBG Global Invitational, which is hindi naman ako nagpa-PUBG kasi hindi kaya ng PC ko, umurahin lang kasi to eh. And then headset, ayan, hindi mawawala sa table ko itong notebook na to or kahit anong notebook. And mga ball pen, kasi madalas akong nagsusulat. Ano pa ba? Ito. Actually, ano, hindi pagkain yung laman nito. Ang weird ko kasi, mahilig ako, ewan, ngayon ko lang pa i-share. Mahilig ako mag-ipon ng mga barya. As you can see, mga 25 centavo. Ayan, o. Every time na ano, may sukli sa grocery, madalas tinatago ko. Kapag ganito talaga iniipon ko, siguro ano, alam ko lang yung feeling na hindi pinapahalagahan. Alam ko rin yung feeling na binabaliwala. Joke lang ah. Pinakita ko na yung makalat na kwarto dito. And then, eto. Itong stand na to, pwede siyang lagyan ng ring light sa ibabaw, lalagyan ng ring light. Actually, ano, ring light stand siya, pero
ang kagandahan sa kanya, pwede mo siyang lagyan din ng camera. So, bale, if ever na may video na gagawin and then nakupulang dito sa legendary na upuan, pwede mo siyang, ano, ito, dito na lang i-set up yung camera. Which is, ano, ang gagandahan dito is mura lang tong stand na to. Umabot lang siya ng 200 pesos something. And ayun, nakita nyo na kung saan ako nagbibideo. And ngayong araw is 25, so bale, Pasko. And share ko na rin sa inyo yung journey ko nung paggawa ng YouTube channel. Actually, nung 4th year high school pa lang ako, alam ko na yung tungkol about sa YouTube. And that time, yung cellphone ko is Cherry Mobile na D-keypad. So, there's no chance na pwede akong gumawa ng video out of that. And sobrang taghirap ako noon. So, wala, hindi ko nagawa. And then, ang ginawa ko na lang, gumawa ako ng website wherein gumawa ako ng mga articles na ini-encode ko lang sa computer shop. And ina-upload ko dun sa website na yun as an article. And then, in-apply ko siya sa AdSense. And during that time, hindi ko naabot yung quota ni AdSense para ma-accept. Around 2 years ko siyang ginawa. And wala siyang binunga. Maraming sayang na papel ako dun eh. And ngayon, nung last year, last June, naisipan kong gumawa ng YouTube channel. Noong una, hindi ko talaga alam kung paano ako mag-start. Nasa akin ata yung lahat ng rason kung bakit dapat hindi ako mag-YouTube. And ano, I think, siguro dapat i-experience mo muna bago ka sumuko sa bagay na yun. Kasi ang pinakamahirap na bagay is yung hindi ka nag-try. At least try your best muna bago mo masabing hindi yun para sa'yo. Nung pinakauna talaga, yun nasa isip ko is gusto kong i-document yung buhay ko. Kaya nung umuwi kami ng probinsya galing Manila, nung general community quarantine pa, is kaya nag-vlog ako noon. It feels great. Wala, masaya lang. Masaya lang ako na gumawa ng video. Yun lang. Gusto ko lang maging video creator dito sa YouTube. Siguro someday, if ever man na dumami man ang subscriber or whatnot, ayokong mapabilang dun sa mga tinatawag na influencer. Basta ako, gumagawa lang ako ng video kasi masaya ako. Nung una, iniisip ko na kapag ginawa ko tong bagay na to is wala akong lugi kasi nag-enjoy ako. And yan lang. Siguro masaya talagang gawin yung mga bagay na gusto mong gawin.